So hello, welcome back mga ka-Herb sa aking panibagong YouTube video. So sa video ito mga ka-Herb, ipapakita ko lang sa inyo. Magbibigay lang ako ng maiksing tutorial. Ayan, para sa mga naplatan habang bumabiyahe o kaya nasa bahay. Mga ka-Herb, bago ko simulan, ito ay DIY lang natin or destroy it yourself, ika nga nila. Dahil ito ay alternative lang para sa pag-vulcanize ng ating gulong. Kung meron naman kayong tamang gamit, why not? So gamitin natin yung tamang gamit na pang-vulcanize. Pero kung wala naman kayo na nung pang-vulcanize na ganito, ayan, pwede niyong gawin ito. Okay? Kaya ko lang to gagawin para meron tayong alternative. Mas maganda na yung may alternative tayo just in case mawalan kayo nito. Kagaya ko, naubusan na ako ng pang-vulcanize. So, gagamitin natin yung alternative na ginagamit ko na matagal ng panahon. So, tested ko na to na working, kaya i-share ko na sa inyo. So, ano nga ba yung alternative na pwede natin gamitin pag wala na tayong pang-vulcanize na gito? Pwede tayong gumamit ng, eto napakasimple, yung shoe glue or tree frag. Ayan. Alam mo naman natin mga ka-herb, marami nang gumagamit ng shoe glue, sikat na to. Marami na rin gumagamit ng tree frag. So kung mapapanood nyo, may mapapanood kayo sa ibang video na pinandidikit sa chinelas. Nakakita ko pa to, ginugupit nila yung chinelas, then pinandidikit. Ayan, so same lang naman ng properties yung chinelas sa kayong gulong natin. Parehas naman yun na rubber. Diba? So alternative lang ito mga ka-print. Mga ka-herb, ayan. So again, kapag wala kayo nito, ito ang pwede kong may recommend na. So ano pa hinihintay natin mga ka-print, mga ka-herb, ayan. Tara, simulan natin ang pag-vulcanize gamit ang shoe glue or tree frag. So syempre, kauna-una natin gagawin, mas madali ang trabaho kung tatanggalin natin itong gulong. Pero since nahihirapan akong tanggalin, ayan. Sikwatin na lang natin yung interior. So, pag nasikwat na natin, syempre, bobomba natin yan para makita natin kung nasaan yung butas. So yun, naramdaman ko na yung hangin. So nandito yung butas natin. So pag nakita na natin, hanap tayo ng ting-ting o kaya kahit anong bagay na pwede nating gamitin pang marka dito. So gagamit tayo ng ting-ting. Okay na pala, nakita ko na. So yun lang mga ka-print. Mga ka-herb, ayan. Nalilito na tayo. Dalawa kasi yung channel natin eh. Isang pang bike sa isang printing. Ayan. Okay na. Nakita ko na. So, habang natin, patuyuin lang natin yung paligid. So, pasingawin muna natin ulit. So, para mabilis matuyo mga ka-print, yan. So malinis na siya, hintayin lang natin siya matuyo. So habang hinihintay natin matuyo, check natin, baka may nakabutas na stapler, thumbtacks, etc. dito sa ating gulong. Ayan, so may nakapanga ako. Ayun, parang, ito nakita ko. Bulok na, nakikita nyo ba mga print? Bulok na stapler yata to. Ayan kung nakikita nyo. Kita ba sa video? Ayun, ayan. So, ito yung may sala. Kung bakit tayo na flat. Ayan. So, hintayin lang natin matuyo yung interior natin. So, ayan mga carp. Tuyo na siya. So, siguraduhin yung tuyo, ah. Yan. Pwede na natin gamitin tong tree frag.
papatakan lang natin yan. So ito yung ating butas. So tanggalin lang natin. So makikita natin yan nakabuka. So kailangan ibuka natin. Ibuka mo baby. Para malagyan din yung loob. Ayan. Konti lang. Ayan. Tapos dikit na natin. Tapos gamitin natin yung ting-ting para ipangkalat natin. Tapos hintay lang natin matuyo. So ayan na mga ka-print, tuyo na siya kung makikita nyo. Ayan, hawakan natin para sigurado. Yon. So testingin natin. Hatakin natin. Tingnan natin kung may bumuka. So wala. Ayan o, nakikita ko wala na. Yon. Ayan. So pag na-testing na natin na mukhang hindi na bumubuka, so good na tayo. Pwede na nating ibalik yung interior sa ating gulong. Siyempre, pagkatapos natin mailagay yung interior, bubombahan na natin. So, ayan mga print, okay na ang ating gulong. Na-vulcanize na natin. Pwedeng-pwede na ulit tayo mag-bike ride gamit ang ating tree frog or shoe glue. Kung ano man yung available sa inyo. Again, mga ka-print, bago ko magpaalam, alternative lang itong shoe glue or tree frog kung wala kayo nitong totoong pang vulcanize. Ayan. So, matagal ko nang ginagawa ito, mga ka-print, mga ka-herb. So, I guarantee you na mag-work ito, mga ka-print. Pero, kung meron naman kayo nito, ito talaga. Kung wala naman, pwede naman to. Ayan. So, sana may natutunan kayo na alternative na naman na destroy it yourself. Galing sa inyong ka-herb. Ayan. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Kita-kits tayo sa susunod na Destroy It Yourself by Archery. Thank you sa panonood. Bye-bye.